Bata ni Bob Arum, pinayuko ng Pinoy. Pag-usapan natin yan, mga tol. Pinatunayan nga ni Mike Plania na tama ang kanyang handlers matapos manakdown sa ikalawang beses ang kalaban na si Joshua Greer. Ang dating hindi masyado kilala at underdog ay na-upset ang Amerikano na si Joshua Greer by majority decision. Sa main event ng 5-card ESPN televised na ginanap sa MGM Grand Conference Center. Ang pasyensoso at powerful na plan niya, pinabagsak itong si Greer sa first round at sixth round gamit ang malakas na left hook. Kahit na nag-late rally itong si Greer, pero ito ay hindi pa rin sapat para kunin sa Filipino ang matamis na tagumpay. Si Jurado Team Cheatham nagbigay ng score na 96-92 para kay Plania. Si Jurado Patricia Merce German nagbigay ng 97-91 para ulit kay Plania. Samantala, si Jurado Dave Moretti nabigay ng tabla na score sa 94-94 para madeklara na panalo ang Pinoy sa dalawang Jurado sa isang 10-round junior featherweight na laban. Ang Filipino na si Mike Plania ay kinuha lamang ang laban nito in less than 4 weeks notice. Familiar ko ba? Kasi ang ating pambansang kamao mismo Manny Pacman Pacquiao ay nangyari na rin ito sa kanya nung kalabanin niya si Lalo Lidwaba na kinuha ang laban on 2 weeks notice. Will history repeat itself? Well, tignan na lang natin mga kabayan sa takdang panahon. Pero kung ating titignan, may chance na talaga na makagawa ng ingay itong si Mike Plania sa mundo ng boxing. Kasi talents wise, may imibubuga talaga. Ayon pa ni Plania, magbabago ito ng buhay ko. Pangarap ko to since I was a kid at ngayon binigyan ako ng pagkakataon ng poong may kapal. Hindi ko ito sasayangin. Inakala ni Mike na mananalo siya by knockout laban kay Greer. Kasi napatamaan niya ito na isang solid na left hook at lubhang nasaktan talaga. At inakala niya na hindi na ito makabangon pa sa pagka-knockdown. Pero noon nga, bumangon ang Amerikano at napakita ng katibayan at lakas ng loob na hindi agad malulupig at tinapos ang buong laro. Hindi naman nagkumpiyansa si Plania. Ayon pa sa kanya, anything can happen in boxing. Itong si Joshua Greer pumasok sa laban na ito na nasa prime position para makakuha ng bantamweight title shot. Si Greer ang number one contender para sa WBO belt ni General Casimero at ikalawang contender para sa IBF belt ni Naoya Inoue. Pero sa pagkatalo niya ito, lubhang hindi na ito mangyayari at babagsak ang kanyang posisyon bilang isang title contender. Samantalang itong si Mike Plania na taga General Santos din ay in-extend ang winning streak sa Siam. Sa pagkakataon ito, itinuturo na the biggest win of his 5 years pro career itong laban na ito. Ang nag-iisang talo sa karera ni Mike Plania ay nagmula sa former WBO bantamweight champ Juan Carlos Payano, kung saan tinalo siya by unanimous decision. Pero ganun pa man, nagpatunay na ang laban na ito na si Mike Plania ay handa nang makipagsabayan sa mga dekalibreng boksingero sa buong mundo. Anong sa tingin nyo sa karera ni Mike Plania, mga kabayan? At sino ang gusto nyong sunod na makalaban niya? Comment down below. And for more boxing news, mag-subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat.